Kadada, magandang umaga po. Panibagong araw na naman. Ako po ay magluluto ng giniling na baboy. Samahan niyo po uli ako at ipakikita ko sa inyo ang version ko ng paggigisa ng giniling na baboy. Yun po ang aming ulam ngayon. Yan, mag-umpisa na po tayo magluto. Painitin muna natin ang ating kawali. Pag mainit na po, tsaka natin ilalagay ang kaunti lang na mantika. Bakit? Kaunti lang siyang mantika. Yan, unahin na po natin ang sibuyas. Pag ako po yung nagigisa, nuuna ko yung sibuyas. Kasi pagka yung bawang, madali pong sunog. Sunod na po natin ang bawang. Ayan natin bagya ang apoy. Yan, lagyan na po natin ang pinaka main giniling na baboy. Yan po. Kanina hinugasan ko po yung yung baboy. Kasi yung anak ko bumili. Ako kasi pagka bago ko ipagiling, pinahuhugasan ko muna. Kanina po siya bumili, kaya ako na lang ang naghugas. Halu-haluin lang po natin hanggang maging golden brown ang ating giniling na baboy. Kanina po nung hinugasan ko, meron pa sa kasing konting dugo. Sinama po sa paggiling. Gusto ko kasi yung akong magpapagiling pag ako ang nagbili ng baboy sa palengke. Haluhaluin lang po yan hanggang sa maging golden brown. Ayan, na golden brown na po siya. Ngayon, lagyan natin siya ng kaunting tsuwete, pampapula po. Magic at tsuwete para... Kasi may dalawang klase at tsuwete, isang magic at saka isang pangkaraniwang at tsuwete lang. Kaunti lang. Haluin pa po natin para kumano yung at tsuwete. Kumapit. Lagyan din natin siya ng kahit konti lang na tomato sauce. Nilagay ko na lahat para kumapit yung pinakaano na. Lagyan na natin siya ng kaunting tubig. Yan, lagyan natin siya kaunting tubig lang kasi may sabaw na siyang bahagya. Yan. Kaya natin siya kumulo ulit. Pa natin siya, antayin natin siyang maluto ng mga 20 minutes para malambot yung pinaka baboy niya. Luin uli natin siya para ano naman yung pagay nasa ilalim na karne.
Maya-maya, lalagay na natin yung mga gulay niya. Papatuloy natin at antayin natin pumulo pa siya ng kaunti. Ngayon, lagay na po natin ang mga gulay. Ayan. Naghiwa ako ng patatas saka carrots. Kasaluhaluin po natin. Ayan, ganyan. Pakipan uli natin para ma-absorb niya yung pagkulo. Ayan, kulong-kulo na siya. Lalagyan na natin siya ng paminta. Lagyan natin siya konting paminta. Pero masarap yung maraming paminta, dagdagan na natin. Ayan. Yes, lagyan natin ng konting asin. Ay, betchil pala. Pakipan uli natin para kumulo pa siyang konti. Ayan, asin naman lalagay natin. Konting asin. Hintayin na lang natin siyang kumulo pa. Ayan, ang aking version ng giniling na baboy or fork giniling. Ayre, at ito na po ang ating finished product ng giniling na baboy. Ayan na lang natin siyang kumulo pa na sandali. Ayan, pwede nang patayin maya maya ang apoy. Ito na ang ating fork giniling. Sana po magustuhan nyo uli ang aking vlog. Please subscribe Dada Official TV. Thank you. Bye.